sa mga nagtatanong po kung may butas ba yung incubator ko. Ito po yung mga butas. Hindi ko lang po naisama sa video. Pero ito po, marami po siyang butas. So, meron po siyang labasan ng sobrang init at fresh air po papasok din. Tapos may nagtanong din po na yung init lang daw nasa ibabaw. Hindi po. Calibrated po yan. Yung thermostat po natin nasa gitna. So, madedetect niya po kung same po ang init sa baba at sa taas. So, hindi ko naman po i-re-reach yung mga nakolekta kong itlog. Ilalagay ko sa incubator na hindi naman mapipisa lahat. So, ito po ang prop ko na makakapisa po siya. So, yung pan po natin, maka-slant po siya. Yung pan po pababa. So, ito po yung uno kong mga na-incubate. Inihiwalay ko lang po muna kasi malapit na po mapisa. Nagawa po ako ng hatcher. Diyan ko po inilalagay ang mapipisa na sa taas. So, ayan po. Yung pad po natin pababa. Tapos ito po yung mga butas. Ayan po. Daming itlog na nakolect. So, every 2 weeks nakaka-harvest tayo dyan. So, ayan yung pan nakatutok pababa. So, pag baba ng hangin, hihigupin niya ulit pataas. Ayan po, yung nasa taas po, yan yung hatcher ko. Pwede naman pong walang hatcher kasi pwede naman mapisa siya dun sa loob ng incubator. Kaso lang, medyo nagiging madumi yung sisiyo pag napisa, nag-iipot po. Kaya hiniwalay ko lang po. Iba kasi yung moisture din ng mapipisang sisiyo na eh. Nilalabas siya ng moist. So para hindi na rin maapektuhan yung ibang itlog, hinihiwalay ko na lang po yung mapipisa na sa taas. So dati po ang ginagawa ko, pati yung mapipisa, sama-sama. So ito po yung ginawa ko nung una sa mga nagtatanong po. Yan po. Marami po siyang butas. Pasukan at labasan ng hangin. Yan, yung nasa taas po is styro lang yan. May 12 volts pong pan yun nasa likod ng bulb. So ibinubugan niya yung init ng bulb papunta doon sa may harapan ng glass. Doon pa nasa ito yung nagde-detect ng init kung tama na yung temperature. So mamamatay na ilaw pag tama na yung init na na-detect niya sa gitna or bottom ng ating incubator. So evenly po yung init niya, hindi po yan nasa ibabaw lang kasi po may pan naman yan eh. Pinupush niya po nung pan yung init pababa tapos taaklo, hihigupin ulit ang pan, paikot-ikot lang po yung init niyan. Dagdag ko rin po, yung magnet po sa ibabaw ng takip ng rep is tinanggal ko rin. So, magpa-flow din yung init doon. Yung over na init na labas din doon. So, hindi talaga masusupakit yung itlog. Hindi siya mag-overheat. Ayan po. Kinat ko po yung magnet sa ibabaw ng takip. So ito pong mga ginawa ko ay based po lang sa experience ko. So sa iba pong maaalam dyan ay siguro po alam na nila yan. So dito ko naman po inilalagay yung mga bagong harvest na ito. Yung dati ko ginagawa. So tinanga ko po muna siya kasi tatry ko itong bago kong gawa. Kung goods talaga. So dati yung gawa ko nasa ilalim po yung pan sa kabalb. Ito po sure na sure to nakaka-hatch to. So nagtry tayo doon sa bago natin gawa para sure natin na effective. So yun, nabubuhay naman ang ating mga itlog, nabubuhay ang similya sa tamang temperature. So wala tayong problema sa bagong gawa nating incubator.
So, ayan, pinapakita ko na sa inyo na ano yung final na nangyari doon sa ginawa natin incubator. So, ayan, yung mga butas niya, singawan ng init. So, ayan, napakadami nung na-harvest natin itlog, Rhode Island Red, saka crossbreed ng Texas to Rhode Island Red. So, yan po ang update sa ating incubator. Maraming salamat.